mga kapatid, naalala ko nung bata ako yung palaging sinasabi sa akin ng nanay ko at tatay ko, dalawang bagay yung sinasabi sa akin kapag humingi ako ng pera. Una, sinasabi ng tatay ko, ang aga-aga humingi ka ng pera, wala pa tayong pataya sa wedding, humingi ka na ng pera kaya wala tayong patama dahil puro ka pera. Yung nanay at tatay ko kasi nagpapataya ng wedding nung bata ako, kaya marunong din po ako magpataya ng wedding. Actually, meron nga pong papel dito tsaka ballpen. Sino pong gustong tumaya sa inyo ngayon? At pangalawang sinasabi sa akin ng nanay at ng tatay ko kapag humihingi ako ng pera, sinasabi, ano naman ang bibilin mo sa pera? Ang aga-aga, humihingi ka ng pera, baka ang bibilin mo yung hindi ka na naman mabubusog. Nasabihan na kayo ng ganun. Kapag humingi kayo ng pera, ang daming sinasabi ng nanay, no? Hingi ng pera, sasabihin, baka ang bibilin mo ay yung hindi mo ikabubusog. Noong unang panahon, ang hinihingi nating pera ay piso lang. At kapag may piso ka, makabibili ka na nakakabusog na pagkain. Ngayon kaya, ganun pa rin yung hinihingi ng mga bata, piso pa rin. Mapay yung piso, ganun. Hindi, kasi kapag humingi ka ng piso ngayon, hindi ka na mabubusog, baka nga matingay, hindi ka pa matingay, no? Hinihingi mapay yung 20, pay 100 pang computer, no? Noong mga bata tayo, ang sinasabi ng mga hindi nakabubusog na binibili natin ay yung plastic balloons. Nakapaglaro po kayo ng plastic balloons? Sarap na. Tapos yung kalaro mo, biglang puputok din sa kabila. Magsasalo yung laway ninyo sa loob ng plastic balloons. Ano ba yung binibili natin na hindi daw nakakabusog? Basuka. Yung basuka. Yung bubble gum. O kaya text. Ayun, iba na yung text. Hingi ka ng pera, pero para meron kang pan-text. Pero dati yung text yung laruan. Yung may mga drawing ng mga pelikula. Di po ba? Binibili natin gagamba, laruan, goma. Ayan. Goma ka ng goma. Pakain ko sa yung goma. Ilalaga ko yan. Di ba? Pagkaganan yung mga nanay sinasabi sa atin. Mga hindi nakabubusog. Mga kapatid, saan po ninyo ginugugol ang mga pera ninyo? Saan natin ginugugol ang ating mga pera, ang ating yaman? Sa mga bagay na mahalaga ba? Sa mga bagay na nakabubusog ba? Baka puro tayo tong eats. Baka puro tayo bingo. Sabong. Computer games. Di po ba? Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na huwag nating sayangin, huwag nating gugulin ang ating salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog. Amen? Hindi na nakakabusog ng ating sikmura, ng ating tiyan, kundi nakakabusog din ng ating puso, ng ating kaluluwa. Huwag nating sayangin, ubusin ang ating pera sa mga bagay na hindi mahalaga. May iba sa atin, bili ng bili, kahit hindi naman nila kailangan, kahit hindi mahalaga. Di po ba? At yan ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Tayo'y binibiyayaan ng Diyos upang gugulin natin ang mga biyaya ng Diyos sa mga bagay na mahalaga, sa mga bagay na nakapagbibigay kabusugan sa ating katawan, sa ating kaluluwa, sa ating puso, at sa kabusugan ng ating kapwa. Amen? Kaya kayo binibiyayaan ng Diyos dahil nais niya na tayo ay maging malusog, maging masagana sa ating ugnayan sa Diyos at sa ating ugnayan sa isa't isa. Huwag sana nating gamitin ang ating yaman, ang ating pera upang tayo'y mapahiwalay at mapalayo sa Diyos at sa isa't isa. Sa ating kalawang pagbasa, anong sinabi sa atin doon? Ni San Pablo, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kahirapan ba? Ang kamatayan? Ang pag-uusig? O ang kahirapan ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sinasabi ni San Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen?
kahit ang pandemya na ating pinagdaraanan ngayon, hindi tayo kayang ihiwalay nito sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ang ating kahirapan na pinagdaraanan ngayon, ay hindi kayang ipagwalayin tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kung walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sana po yung mga biyayang tinatanggap natin, yung mga perang dumarating sa atin, yung yaman na meron tayo, huwag sana ito ang magpahiwalay sa atin sa Diyos. Huwag sana ang mga bagay nito ang maglayo sa atin sa Diyos, kundi gamitin natin ang ating yaman, ang ating salapi, upang tayo ay masigit na mapalapit sa Diyos, masigit na mapalapit sa ating kapwa. Gamitin natin ang yaman ay pinagkaloob sa atin ng Diyos upang mabusog ang ating puso, ang ating kaluluwa, at mabusog din ng yaman ay pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay ng ating kapwa. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo nakita natin kung paano ang Diyos binusog niya yung kanyang bayang nagugutom na nasa ilang. Marahil marami sa atin magsasabi, no? Marami sa inyo nananagana, pero hindi lahat sa atin ay nananagana. Marami din sa atin ay walang-wala. At tandaan natin, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, kahit ang kahirapan, kahit ang kawalan. Sa madaling salita, walang mahirap na hindi marunong at kayang magbigay. Kahit gaano kaliit ang kaya mong ibigay, ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya huwag nating sasabihin, ano may bibigay ko? Eh ako nga walang-wala. Ano may bibigay ko? Ako nga walang makain. Mga kapatid, ano mang maliit, no, ay katanggap-tanggap sa Panginoon kung ibibigay natin ng may pagmamahal at may pananampalataya para sa ating kapwa. Mga kapatid, tandaan po natin yung ating ebanghelyo. Nagulat yung mga alagad nung sinabi nila, Panginoon, papuntayin na po natin sa bayan ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Anong sabi ng Panginoon? Hindi sila alis. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Marahil naagulat sila. Wala din silang pagkain. Wala din sila. Walang-wala din sila. Anong sabi nila? Meron lang po kami dito 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Napakaliit. Para sa 5,000 kataong lalaki. Ang 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Pero nung sabi ng Panginoon, dalhin niyo sa akin. At nung dinala sa Panginoon, hinawakan niya, binasbasan niya, at pagkatapos niyang basbasan, dumami yung tinapay. Sapagkat ang kamay ng Panginoon ay kamay ng pagpapala. Amen? Kaya anumang maliit na meron ka, kapag inialay mo sa Diyos ng may pagmamahal at may pananampalataya, ito ay dumadami. Ito ay nananagana. Kaya huwag mong sabihin, mga kapatid, walang-wala ka at wala kang maibibigay kahit gaano kaliit ang ibigay mo kapag pinahawak mo sa Panginoon. Dadami. Ikaw ay mananagana. Bakit? Kasi ang ibinigay mo ay hindi lang isang material na bagay, kundi ang binigay mo ay pag-ibig, ang binigay mo ay pananampalataya sa Diyos, at ikaw ay gagantihan ng Diyos, siksik, liglig, at umaapaw pa. Kaya mga kapatid, huwag tayo magsasabi, wala akong maibibigay. Kahit gaano kaliit ang binigay natin, kapag ang Diyos ang humawak, ang lahat ay papagpalain, sapagkat ang kamay ng Diyos ay kamay ng pagpapala. At tayong lahat, mga kapatid, ay pinagkakatiwalaan ng mga pagpapala ng Diyos. At sana kung paano ang kamay ng Diyos ay kamay ng pagpapala, tayo ng mga pinagkakatiwalaan ng kanyang pagpapala sa ating mga kamay, sana ang kamay din natin ay kamay ng pagpapala. Nang bawat hawakan natin ay dumadami, ay nagiging daan ng pagpapala sa ating kapwa. Kailan nakakalungkot kung minsan yung kamay natin hindi kamay ng pagpapala. Sa maraming pagkakataon, tayo ang katolikong bansa, pero tayo ang isa sa mga kurap na bansa. Diba? Bakit? Kasi yung kamay natin, pag dumaan yung pagpapala sa ating mga kamay, anong nangyayari sa kamay natin?
Dapat ito ay nananatiling bukas palad, pero kapag dumarating ang pagpapalad sa ating mga kamay, anong nangyayari? Sumasara ang ating mga kamay, at hindi lang sumasara, binubulsa pa. Kaya anong nangyayari? Kakaunti ang mga biyayang dumarating sa kapwa. Ang mga biyayang dumarating at napupunta lang sa iba ay yung mga biyayang tumatagas mula sa mga butas ng ating mga kamay. At ang maraming bahagi ng biyaya ay napupunta sa ating bulsa. Mga kapatid, sa mga biyayang ibinibigay sa atin ng Panginoon, sa mga yaman, sa mga salaping ating tinatanggap, turuan nawa tayo nito na maging bukas palad at mapagbigay para sa kapwa. Turuan nawa tayo ng yaman na meron tayo na maging mas lalo pang mapalapit sa isa't isa at lalo tigit mapalapit sa ating Diyos. Ang kamay natin ay ilapat natin sa kamay ng Diyos, kamay ng pagpapala, upang tayo ay maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, saan mo